Journey, welcome back to my YouTube channel. For today's video, ipapakita ko naman sa inyo kung paano mag-fold ng mga t-shirts, like yung pan-display kung kayo'y nagtitinda or nasa garments ano kayo, yung business. Maganda rin yung malaman nyo kung paano itutupi yung mga t-shirts na pangtinda nyo. So, nakukuha ko lang po itong mga idea na to dahil before ako nag-abroad, nagtrabaho po ako sa processing zone, yung mga factory ng mga garments. So, minsan na-assign ako sa stockroom, sa pag-fold, sa pagpa-plancha, sa pagtatahi din. So, may knowledge ng konti, so i-share ko lang po sa inyo. So, tara, samahan nyo. So guys, I have here a large t-shirt. So, ang unang gawin natin ay sa pagdi-display ng mga t-shirt, dapat una yung nasa ilalim yung large, medium, at saka small. So, ang unang process ay ganito po. Ikataob natin yung t-shirt. Medyo maliit kasi yung ating table. So, sensya na. Ang gagawin mo po ay ganito. Ganyan na lang, paganyan na lang. So, sa pag-fold ay itong thumb mo, ilagay mo dito sa edge ng collar. Dito, di ba may tahi dito? Yan ang pangsukat mo para pag-fold mo ng ganyan, hindi siya nakauntok doon sa may pinaka-collar niya. So, kung ano yung size, kung ano yung kalapad dito, dapat pababa. Ay, ganun din yung line niya. So, ganyan. Mahirap talaga pagka maliit yan lang yung lamesa pang ano natin. So, fold lang natin siyang ganyan. Then, i-show mo ulit dito. One thumb. Ganyan. Then, fold mo siyang ganyan. Hanggang sa ilalim. Ayan. So, make sure guys na kung ano yung hindi yung dito sa edge niya, dito sa laylayan, ay dapat mas maliit kaysa sa, or pantay lang siya doon sa taas niya, sa upper part. So, ganyan siya. Hindi pwede guys na ganyan. So, common knowledge naman siguro na hindi pwede ganun na mas malaki yung nasa ilalim. So, ganito lang guys. Kailangan dalawang pantay siya na ano na tupi. So, dahil mas mahaba yung t-shirt natin, so, i-fold natin siyang ganyan. Maglagay tayo dito ng mga 8 centimeters. Basta ganun na yun. So, then, itupi natin siyang paganyan. Hindi dapat siya lampas. Hindi siya dapat lampas dun, ha. Dapat hanggang dun, dito lang siya sa may ilalim. So, guys, ganito yung kalabasan niya. Yan, ganyan. So, kita pa rin yung ano niya, yung design niya, yung letters dyan. So, ganyan po yung likod. Make sure, ganyan. Ganyan ang, hindi dapat siya, aalpas siya dito sa taas. So, hanggang dyan lang siya dapat. Sa ilalim ng collar, ng likod. Meron pa siyang extra dito sa taas. So, yan yung unang method natin sa pagtupi ng t-shirts. So, ganun lang yung gawin natin. Same with this. Okay? Kung magni-negosyo tayo, guys, maganda yung presentation natin ng ating mga i-display. Nakakadagdag sa ano ng mata ng tao yun na, ay, ang ganda ng ano, ng paninda niya. So, ang ganda ng pagkakaayos. So, yan ulit, guys. Measure. One thumb, ganyan. Isunod mo lang yung ilalim. Ito, actually, itong sleeve,
kung maiksi naman, no need na siyang itupi. Ganyan. So, ganun din ulit dito, make sure. Ganyan. Kasi may mga t-shirt guys na may hubog siya dito, like this. May hubog siya dito sa may waist natin, sa waistline natin may hubog. May mga t-shirts naman na, lalo na yung mga pang babaeng t-shirts, may hubog siya. May curve. Yung mga palalaki kasi straight. So, ganyan. Okay. At dahil ito ay maiksi, kailangan natin siya kasi pang display natin siya. So, dapat pantay-pantay sila. So, ito, i-adjust din natin kasi ito ay small. So, i-adjust din natin na magpantay silang dalawa. Dahil pagpapatungin natin eh. Yan. So, maliit lang yung kakainin nating tupi dito sa baba. So, ayan. Then, fold. Until here. Hanggang ganyan. Hindi siya dapat lumagpas dito. Ayan. So, itatong natin siya dito. So, ayan guys. Pantay silang dalawa. So, yan yung unang method natin, guys. So, sa next method natin. So, guys, sa next method natin ay meron ako ditong bond paper. Wala ako kasing karton. So, ang ginagamit namin sa factory ay karton. Yung box, karton. Basta karton. Then, ganito po. Ilagay muna natin sa dyan, sa table. Susundan natin yung edge. Mga edges nito. Edges ng ating bond paper. So, kita nyo guys, yung size ng bond paper ay isang thumb din ang nakaano dito. Ano man tawag doon? Lagpas. Nakalagpas dito sa medyo, sa collar dito. So, ang gagawin natin ay susundan lang natin yung edges. Ayan. So, mahirap talaga kung maliit yung ating table. So, ayan. Parang tulad din lang doon sa ano, pero ito meron tayong sinusundan. So, ganyan guys. Sundan lang natin yung ano ng bond paper. Tupi natin dito. Then, next. Ayan. Tupi natin dito. Ayan. So, yung edge ng bond paper ay nandito. Nandito banda. Ayan siya. So, dalawang fold din ang gagawin natin. Ayan. Then, fold natin ng ganun. So, ayan guys. Then, hilahin na lang natin. Ayan. So, same lang, pero dito kasi, mas ano, kasi hindi mo nasukat-sukat. So guys, napaka useful ng ganitong klase ng pag-fold kasi yung nami-minimize niya yung ano yung busok ng t-shirts. Hindi siya ganun kag hindi siya magbubusok ng talagang magbubusok. Ano ba yung sabi ko? Magbubusok ng talagang magbubusok. Ayan.
Yan, fold lang natin dito ng maliit. Then, yan. So, napaka-neat. Napaka-neat niya tignan. Ayan, same lang din sila. Ayan, guys. So, meron naman akong tuturo sa inyo kung nagmamadali kayo. Ganito lang yan, guys, oh. Ganyan lang, guys. Yan lang. Diba? Ganyan lang. Ganyan lang, guys. Yan ang mga, ano, pero napaka, ano, kasi sa pagkaganitong fold, kasi nagugusok siya. Madali siyang magusok. Yung ginawa, yung... Teka lang. So, guys, yung ginawa natin ay pang-display yon, yung pwede lang nating pang ano sa bahay natin na pang tupi natin sa ating mga closet. So, ako kasi, guys, gusto ko mas nakatupi yung mga t-shirts ko kasi pag naka-hanger, ganun. Yung dul, pag halimbawa yung hanger ay hanggang dito lang siya. Nagkakaroon siya dito ng bukol. Yung bukol dito sa taas, pagka lalo na kung nakahangyo siya ng medyo matagal mo siyang ano, ang waist lang noon para matanggal yung ganun ay yung lalabhan mo na siya. Eh so paano kung hindi mo pa siya susuotin o lalabhan? Kaya halimbawa ganito, guys. Ito yung hanger. Lalo na sa mga t-shirt na cotton. Ang tendency, guys. So, ganyan yung hanger. Magkakaroon siya dito na pag matagal na siyang naka-hanger ng ganun. Magkakaroon siya dito, guys, ng bukol. So, pag isusuot mo dito sa may balikat ng may nakaumbok, dalawang ganun. Yan. So, yan ang kagandahan, guys, ng tinutupi yung mga t-shirts. Pero, syempre, may tayo, yung minsan yung mga asawa natin, mga asawa ha. Lagi kong sinasabi mga asawa. Yung asawa natin, pagka nilagay natin sa cabinet, basta na lang hugot. Diba? So, mas maganda rin yung nakahanger. Pero, kung ganun lang, guys, na gusto natin itupi, mas maganda kaysa sa nakahanger. So, guys, salamat sa pagpanood ng aking video. More videos to come for me. Ang hirap maghanap ng content, ano. So, naisip ko dahil ano, dati naman akong nasa garments factory. Nananahi ko ako, guys, ng mga jeans. Galing po ako ng Jag. Nananahi ako sa Jag dati, sa Sukat Paranaque. So, may knowledge ng konti sa pananahi at saka sa pag-care ng mga damit natin. So, guys, salamat at more videos to come for me. Kadalawang beses na ako doon. Then, sana marami pa tayong pagsasamahan sa aking channel. And don't forget to subscribe and like and share kung nagustuhan nyo ang aking video ngayon. Salamat, guys, and more power to all of us.